Well pay to the bearer on demand. Federal Reserve System. Federal Reserve Notes. Federal Reserve Bond. Secret Book of Redemption. Isang kupon ng Federal Reserve Notes na nagkakahalaga ng $100 million. Ang isang bundle nito ay may bilang na 250 pieces coupon. Nakakalulang kayamanan ito, mga kapatid. Paano ito napunta sa ating bansa at bakit narito? Sino ba ang nararapat na mag-secure ng mga kayamanang ito? Ang mga boxes na ating makikita sa harapan ni na King RP Rodolfo M. Palpalatok at Victoriano A. Bayaban, ito ay ang mga tinatawag na Wells Fargo boxes. Protektahan natin ang mga kayamanang ito bago pa mauli ang lahat, nang hindi masayang at mawala ng kabuluhan ang pinaghirapan ng ating mga forebears. Dugot, pawis at buhay ang kanilang inalay upang maihanda ang masaganang buhay para sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang taong ayaw buksan ang kanyang isip upang tanggapin ang mga bagong panukala ay isang hangal. Ang taong hindi magbabago ng kanyang paninindigan na maging dahilan ng kanyang pagbagsak at kabiguan ay isa ring hangal. Hello, hello, hello mga kapatid! Usapang Federal Reserve Notes tayo sa content na ito. Ang iyong lingkod ay narito na naman sa Kingdom of Maharlika upang maghatid ulit sa inyo ng mga bagong kaalaman. Marahil ang iba sa inyo na nakapanood na ng mga previous content ko ay hindi na bago patungkol sa bagay na ito. Una sa lahat mga kapatid, pag-aralan muna natin kung anong patungkol sa bagay na ito. Ang hiwaga ng kayamanang ito mga kapatid ay inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapuat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Ang verse na ito mga kapatid ay mababasa natin sa Kolosas 1:26 at 27. Noon mga kapatid ay akin lang nakikita ito, subalit ngayon ay akin ang nahahawakan. Mapalad ho tayo at tayo ay nabigyan ng pagkakataon upang makita ng personal at mahawakan ng aktwal ang patungkol sa napakahalagang bagay na ito. Ito ay ang tinatawag na Federal Reserve Notes and Federal Reserve Bonds. Ang bawat bundle nito mga kapatid ay may bilang na 250 pieces coupon. At ang bawat coupon ay nagkakahalaga ng $100 million. Kung ating itong susumahin mga kapatid, ito ay aabot ng $25 billion. Aba kapatid, hindi ba nakakalulang halaga? At ang bawat isang bundle mga kapatid, ito ay mayroong backup na 2,500 metric tons of gold, 99.99%. At may mga kasamang certificate ito mga kapatid
bilang patunay sa mga transaksyon at agreement na naganap. Ang mga mahahalagang bagay na kagaya nito, mga kapatid, ay nararapat lamang nabigyan ng halaga, pansin at proteksyon. Ang katanungan, paano ba natin mapoprotektahan ang mga kayamanang ito na para sa mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Hindi ba dapat magkaisa tayong lahat, mga kapatid, sapagkat tayong lahat naman ay beneficiaries sa mga kayamanang ito? Magbigay ako sa inyo, mga kapatid, ng halimbawa at pakiunawang mabuti. For example, ikaw ay nakatalagang makakatanggap ng kaukulang halaga mula sa namayapang iyong magulang o di kaya lolo at lola, sapagkat ikaw ay isa sa beneficiaryo sa mga kayamanang naiwan nila. Subalit, ang mga nasabing dokumento o di kaya mga kasulatan ay nasa pangangalaga ng isa sa inyong mga mahal sa buhay, kagaya ng tito o tita. Noong iyong matuklasan na ikaw ay isa nga sa naging benepisyaryo patungkol sa mga kayamanang iyon, kapatid, hindi ka kaya gagawa ng paraan upang mapasa iyo ang kayamanang isa ka sa nagiging benepisyaryo? O di kaya'y hayaan mo na lang na mawala ito? Ganon rin, mga kapatid, ang patungkol rito sa Divine Wealth and Assets. Tayong lahat ay nakabenepisyaryo sa kayamanang ito. Ayon sa programa, is for the benefits of the Filipino people and for the whole world. Meron din itong nakatalaga na siyang mga ngasiwa patungkol rito sa kayamanan ng Diyos. Hindi ba, mga kapatid, nararapat lamang na magkipagtulungan rin tayo kung nais nating mapabilang bilang benepisyaryo sa mga kayamanang ito? Makipagkaisa tayo at makipagtulungan sa kung sino man ang nangangasiwa patungkol sa kayamanan ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay kumukontra sa programang ito, kasali ka kaya na magbibenefisyo? Tanungin mo ngayon ang iyong sarili, kapatid, kung nakiisa at nakipagtulungan ka ba. Ang mga kayamanang ito ay may nakatalaga upang siyang magbantay at magprotekta. Sila itong tinatawag na IPC o International Police Commission. Ang kanilang mission order ay upang protektahan ang Divine Wealth and Assets at ang Soul Signatory. Sa dami pa naman ng pakinabang natin rito, mga kapatid, hali na kayo rito. Magsama-sama tayo, protektahan natin ang Divine Wealth and Assets at ang Soul Signatory. Huwag nating hahayaang mapunta ito sa mga masasamang tao at sa mga gahaman na ang kanilang kaisipan ay pansariling interest at pakinabang lamang. Ano ba ang ginagawa natin? Tuparin natin ang tungkuling iniatang sa atin. Ang pinakamainam natin na gawin ay bigyan ng halaga at pansin, sapagkat ito lamang ang siyang natatanging magpapakawala ng kahirapan ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Nandito ang pag-asa natin, ang mga vital documents, ang mga certificates. Narito.
Ang lahat ng ito ay kayamanan natin. Ito ay hindi ginagahamanan ng nangangasiwa rito. Ninanais niya itong mapakinabangan ng buong Pilipino at ng buong mundo. Kailan pa ba tayo kikilos? Yun ba ay kung huli na ang lahat? Tulungan natin ang mga nahihirap nating mga kababayan. Sa ngayon ay tayo ang pag-asa nila. Wala namang ibang makakagawa pa nito mga kapatid maliban lamang kay King RP. Subalit, kung hindi tayo makikisa at makipagtulungan sa kanya, magagawa niya kaya? Kailangan niya kapatid ang ating tulong at suporta. Gaya nga ng sabi ni King RP, "The kingdom is not composed of king alone." Kaya mga kapatid, kailangan niya tayo at kailangan rin natin siya. Kaya't makiisa at magipagtulungan tayo. DJ Bob.